Hello and welcome to yet another episode of Snippet Thursday only here at J&J Photography. Pagpapatuloy natin ang ating prenup series, kay papakita ko na rin sa inyo isang editing magic ng Lightroom. In two episodes, nakatatlong photo pa lang, seryoso? So, once you hit flag here, makikita mo yung mga pinili niyong photos sa Lightroom. Yan. If you have been using Lightroom, alam niyo na siguro yan. So, if you turn this off, yan, makikita niyo yung mga lahat ng photos, pati yung mga pinagpalian. Yan. Okay, nandito na tayo ngayon sa number 52. Okay, papakita ko na rin sa inyo isang editing magic ng Lightroom. So, let's start with the transform tool here. Para lang ipakita ko sa inyo kung ano yung possibility dito sa photo na to. If you rotate it para maging vertical yung vertical lines, makikita nyo distorted pa rin yung bintana because of perspective. Yan. Yung lens corrections maaaring hindi pa naka-on or yan, hindi pa siya naka-on. Pero hindi yun yung nakakapagpa-straight. Tabingi pa rin yung bintana. So, what you can do in the transform tool is first, try to hit auto dito under transform. Yan. Once I did that, nakita nyo, nag-straight yung bintana, straight yung pinto. And then, it's up to you to decide kung ikakarap mo pa yung image or i-resize mo pa kung okay na sa inyo yan. So, when you're editing, pampabilis yan ang trabaho. So, try auto first if you want to clean up the edges. Pwede rin. Yan. Okay. This one looks cleaner, pero hindi pa tayo nag-e-edit ah. Pinakita ko lang sa inyo isang feature ng Lightroom na talaga namang napaka-useful. Okay, then tuloy ng pagpili ng photo. Okay, I'm going to pick as quickly as I can. Let's go through these photos na. Kasi 788 pa. So, tatapusin na siguro natin to ng mabilisan. Ipa-fast forward ko na lang para makita nyo na rin yung mga results soon. Okay, hindi na natin ito pa tatagalin para marami rin kayo matutunan. Okay. At least narinig niya na si Jane kung paano rin siya pumili ng photos. Minsan matagal ako dito, back and forth, looking for the best expression, the best angle, lighting. Kasi pag maganda na siya in camera, balance na, konting edit na lang. Okay, pick that one. Okay. Nga pala, comment lang kayo kung may nakita kayong photo na gusto niya sana pero hindi na-pick. Ano? Halimbawa, number 65. Yan, please comment below the photo number na gusto niyo. Yung mga may flag na pick na yan. Okay, so ito na yung final choice ko siguro. Wala namang masyadong big difference yung ibang shots. Yung variation sa exposure, maaaring dahil naka-auto ISO yung camera ko or because yung flash, na-repair na siya minsan eh. Nung hindi siya nagti-trigger. Yung Andauer 564 manual flash ko. After niya ma-repair, nangyari dun, okay na pumipitik na siya, hindi na siya pumapalya. Yun nga lang, nagkakaroon ng fluctuation sa power niya. Pag sunod-sunod kang pumitik, humihina siya unti-unti. So talaga may weakness yung mga mumurahing flash. I'm going to upgrade soon to a Godox. So maaari niya rin makita yun sa mga unboxing and reviews natin. Meron nga palang playlist ng unboxing and review ng iba't ibang gadgets na may kinalaman sa photography. Check nyo lang yung cards dito sa taas ng screen. Yan, palalabasin ko yan at this moment. Makikita nyo sa itaas sa kanan. Okay, moving on. May test shots tayo na madilim. Merong overexpose ng bahagya. Tingnan natin kung hindi naman siya nasira sa overexposure. Auto exposure. Okay. Still looks fine. Okay, meron pa palang ibang gumalaw sila. Okay, bigyan na natin pareho. So, since di naman ganun karamihan. Transform. Hindi siya naging ganun ka-straight. Manual pa rin. Later, we will get rid of the frame dito sa itaas. Hindi siya nakatulong sa composition. Okay, dalawa na lang pagpipilian. Pressure sa chin. Tingnan natin. Okay, mas light doon. So, dito tayo sa mas light yung pagkakadiin sa chin. Para hindi na di-deform ang face. Okay, next pose. Siguro tapusin na natin to since mabilis lang naman ilang shots lang to.
ito yung aming indoor shoot, then mag-outdoor na tayo next time. Okay, I like this one better than the others. Okay, baka meron pang mas maganda pa expression dyan. Scrolling. Okay, nag-close up na ako. So, maaaring yun na yung best dito. Okay, pick. Mahilig lang ako sa smiling face, pero minsan nagsasama rin kami ng poker face. Maaaring baka yun ang magustuhan ng client. Eto, medyo seryoso ng konti. Hindi naman kailangan laging todo smile. Meron ding choices. Lalo na kung konti lang napipili. And as you can see, nakailan pa lang tayo. Meron na tayong 12. Ayan, 12 from the indoor photoshoot. Next pose, mas nag-close up ako. Halos parehas din pala ng pose, pero medyo lumapit naman ako. Still can't decide on this. Yung fingers ni sis ang tinitingnan ko. Alin yung mas maganda yung positioning? This case, para hindi ako ma-distract sa differences ng exposure, yung auto ko muna yung tatlo na to. Okay, napaka-light nito. Parang gusto ko na to. Light yung touch. Ito, parang medyo tense. Ayan, looking at the fingers. Pero yung expression ni Brad maganda rito. Yung parang nangingiming ngumiti. Minsan maganda yun eh. Yung parang secretive smile. Okay, still can't decide. Kayo, anong pipiliin nyo? 93 or 94? Or pareho na lang. Okay, minsan to be safe para walang ma-reject na mas magandang shot pala. You have to decide or parehas na lang. Meron pang isa. Okay, this could be even better. So, pwede nating pakita muna sa ibang mata para... Yan. If when in doubt, consult somebody. Yan, isa yung sa mga tips na maiiwan ko sa inyo sa episode na to. At hindi pa rin tapos ang ating prenup series. Nasa pilian pa lang tayo ng pictures. At check na marami pa kayong matututunan. Just stick around and feel free to share your experiences. Okay, I'm going to skip through these photos at papakita ko na sa inyo sa next episode yung ating susunod na mga pictures. Marami pa yan. Okay. Salamat ulit sa panonood nyo. Please click the cards on top para mapanood nyo ang ibang episodes na na-miss ninyo sa J&J Photography. And see you next time!